Nagsasagawa na ng case build-up ang Department of Justice kaugnay ng lumubog na MT Princess Empress na nagdudulot ng oil spill sa karagatan ng Oriental Mindoro. Isa sa inaalam ng DOJ ay kung papaano nabigyan ang RDC Reeled Marine Services ang may-ari ng MT Princess Empress ng Certificate of Public Convenience gayong kulang pa ito ng dokumento. Ayon kay Department of Justice spokesperson Mico Clavano, kasama rin sa kanilang iniimbestigahan ang posibleng sabuatan sa ilang opisyal ng Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority. So yung NBI pati yung mga prosecutors will work hand in hand to gather enough evidence, to gather enough testimonies para po magkaroon po tayo ng malakas na kaso. There really was criminal negligence here, no? There really was that's why we're treating this as a crime scene. Una nang nabunyag na scrap o dalawang beses na palang ni-revealed ang oil tanker, taliwas sa idineclare ng may-ari nito na brand new ang barko. Ayon kay Justice Department Secretary Crispin Rimulya, hindi talaga nakadisenyo ang barko para maging isang oil tanker na dating isang LPG carrier. The first representations to the Coast Guard was that it was a two-year-old vessel, brand new, so to speak, by Philippine standards. Pero sa totoo lang, hindi pala siya bago. Mayroon misrepresentation sa sinimulat sa pool sa nung nangyari itong kasong ito. Tinitingnan na rin ng DOJ ang unang insidente na muntik nang lumubog ang barko. Sa ngayon, may hawak ng affidavit ang DOJ mula sa isang tao na nagsiwalat sa kanila sa mga pangyayari bago pa man mangyari ang insidente ng paglubog ng oil tanker. Nagbigay na ito ng sinumpaang salaysay, subalit tumanggi muna ang DOJ na ihayag ang pagkakakilanlan nito. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.